Isang shocking video ang kumalat at naging viral sa internet sa bansang Iran, February ng taong 2022. Sa video ay makikita ang isang lalaking ultimo na kangiti pa na naglalakad sa daan. Sa isa niyang kamay ay isang malaking patalim ang mamamasdan at sa kabilang kamay naman ay isang putol na ulo ang kanyang tangan. Ano ang dahilan ng pangyayari na ito? At sino ang kawawang nilalang na napugutan ng ulo? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Mona Hidari. Si Mona ay ipinanganak noong September 24, 2004 sa Iran. Nang siya ay tumuntong ng 12 taong gulang, siya ay sapilitang ipinakasal ng kanyang ama sa kanyang pinsan o first cousin na si Sajjad Hidari. Base sa batas sa Iran, ang legal age of marriage ay 13 years old sa babae at 15 years old naman sa lalaki. Kung wala naman sa tamang edad pa, maaari din naman kung mayroong consent at permission galing sa ama ng babae at ng judge. Kaya kahit hindi papasok ang edad, ay naipakasal si Mona sa pinsan niya. Si Mona ay nagdalang tao at tuluyang naging isang ina nang ipinanganak niya ang kanilang panganay na lalaki at the age of 14. Sa kanilang naging pagsasama, ayon sa mga report, si Mona ay inabuso ng kanyang asawa. Siya ay verbally, physically at sexually abused. Ang mga abuso na ito ay hindi na kaya pa ni Mona, kaya nakiusap siya na makipag-diborsyo na. Sa mga pananakit ni Sajjad, si Mona ay madalas pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang palaging payo naman sa kanya ng kanyang mga magulang ay umuwi na sa kanila at bumalik sa asawa at anak niya. Sa usapang diborsyo naman, hindi pabor doon ang kanyang mga magulang dahil ang diborsyo ay strongly discouraged sa kultura ng Iran. Hindi naman actually ipinagbabawal ang diborsyo doon. Sadya lang, nakakahiya yun. Kaya hanggat maaari ay ayaw nila nun. Lumipas ang ilang taon na walang pagbabago at si Mona ay patuloy pa ding nakakatikim ng abuso. Hindi nakikita ng kanyang mga magulang ang kanyang paghihirap at hindi din gusto ng mga ito na marinig ang kanyang hinaing. Ang palagi lang sinasabi sa kanya ay kayanin niya para sa anak niya at para na din sa honor ng kanilang pamilya. Taong 2021, si Mona na noon ay 17 years old ay matapang na tumakas sa kanyang asawa. Hindi na niya kinaya pa ang pang-aabuso ng kanyang asawa kaya siya ay dumayo sa kalapit na bansa na Turkey. Alam na alam niya ang panganib sa pagtakas na ito ngunit ginawa pa rin niya dahil gusto niya ng kalayaan. Sa pagtakas na ito, siya ay nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Isang lalaki na nagngangalang Ali ang tumulong sa kanya nang siya ay nasa Turkey. Ayon sa isang source, si Ali at Mona ay nagkakilala sa internet ngunit wala silang relasyon at magkaibigan lamang. Tinulungan siya ni Ali sa kanyang panibagong buhay sa Turkey at kita naman sa picture na ito ang kanyang saya sa natagpuang kalayaan. Pero unfortunately, hindi iyon nagtagal. Ang ama ni Mona ay hinanap siya kung saan-saan. Siya ay nakipag-ugnayan din sa Interpol sa ginawang pagtakas ni Mona sa Iran at humingi ng tulong sa paghahanap dito. Ang mga married woman sa Iran ay kailangan ng permisyon ng kanilang asawa to go out of the country at dahil tumakas si Mona, problema yun. Ang ama ni Mona ay eventually natagpuan siya at nag-request ng assistance sa embassy ng Iran sa Turkey para hanapin at pabalikin si Mona sa Iran. Si Mona ay eventually na-track down ng kanyang ama at kapatid na lalaki at sinabihan si Mona na bumalik na ng Iran. Sinabi ni Mona ang kanyang takot sa kanyang asawa na si Sajjad, ngunit nireassure naman ang dalawa na walang mangyayaring masama sa kanya sa pagbalik niya. Ang pagbalik ni Mona sa Iran ay sinabi niya kay Ali at si Ali bilang isang kaibigan ay worried para sa kanyang safety. Ngunit sinabi naman ni Mona sa kanya na walang masamang mangyayari dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang ama.
Naniniwala siya na hindi papayag ang kanyang ama na saktan siya ng kanyang asawa. Matapos ng about 4 months ng paninirahan sa Turkey, si Mona ay bumalik na ng Iran. February 5, 2022, isang video ang kumalat at naging viral online. Ang lalaki sa video ay makikitaan ng isang machete sa isang kanang kamay at isang pugot na ulo naman sa kaliwa niyang kamay. Ang lalaki ay naglalakad sa daan at proud at nakangiti pa na ibinabandera ang kanyang hawak sa kaliwang kamay. Ang hawak niya na yun ay si Mona. Ilang araw lang matapos makabalik ni Mona, siya ay dinukot ng kanyang asawa. Kasama ng kapatid nitong lalaki, siya ay dinala sa isang bahay kung saan ay doon itinali at ginawa ang krimen. Ang kanyang headless body ay binalutan ng blanket at itinapon sa isang area at ang ulo naman ay ibinandera ni Sajjad para makita ng mamamayan. Ang lahat ng ito ay sinapit ni Mona dahil sa kanilang tinatawag na honor killing. Ang honor killing or shame killing ay isang pamamaslang ng isang babae kung saan ang involved ay ang kanilang pamilya. Ito ay madalas na mangyari dahil ang biktima ay pinaniniwalaang nagbigay ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Kapag ang babae ay nakipag-usap sa isang lalaki na hindi naman related sa kanila, kahihiyan yun. Kung ang pakikipag-usap ay kahihiyan na, paano pa kaya ang sexual act outside marriage? Higit na kahihiyan yun. Kung ang sexual act ay may consent, self-explanatory na yun. Pero paano kung wala, katulad ng mga biktima ng rape o sexual attack? Iyon ay isa pa ding kahihiyan. Maari ding maging target ng honor killing ang babae kapag sila ay tumanggi sa isang arranged marriage o kaya naman ay gusto nang makipaghiwalay o makipagdiborsyo. Ang mga kababaihan ay tinuturing na isang bagay lamang at unfortunately, kapag feeling nila ay mayroong hindi tama o hindi tama para sa kanila ang kanilang ginawa, maari din nila iyong aksyonan ng pagpaslang. Sa nangyari kay Mona, marami sa mga mamamayan ang binatikos ang nangyari sa kanya. Masakit mang sabihin pero ang mga pangyayaring ito ay tila normal na lamang sa ibang mamamayan. Between 2010 to 2014, nasa 8,000 na mga kababaihan ang napaslang ng kanilang mga kaanak dahil sa honor killing. Ang ilan dito ay sa mga rural areas na mostly ay hindi napabalita o na-report dahil sa mayroong suporta ng mga residente doon. Kung may ma-report man, kadalasan na iyon ay na-rule out as accident or even suicide lamang. Ang pagkapaslang kay Mona ay nagdulot din ng mga hinaing tungkol sa kakulangan ng proteksyon ng mga kababaihan higit pagdating sa karahasan sa Iran. Sila ay walang basic rights. Bilang example dyan, kung pag-uusapan ang pangangaliwa, kung ang lalaki ang gumawa nun at napaslang siya ng babae, ang babae ay maaaring mabitay. Kung ang babae naman ang nangaliwa at napaslang ng lalaki dahil doon, protektado ang lalaki ng kanilang batas dahil iyon ay legal. Ang lalaki will go unpunished or in a worse situation ay mabibigyan lamang ng 10 years maximum in prison. Sa kaso ni Mona, sa kanyang mga magulang, nakasalalay ang pwedeng maging hatol kay Sajjad. Ang kanyang mga magulang ay maaaring mag-demand ng tinatawag nilang kisas na ang ibig sabihin ay eye for an eye or life for a life. Maari silang mag-demand ng death penalty kay Sajjad at sa kapatid nito at pinahiwatig na hinding-hindi nila mapapatawad si Sajjad sa kanyang ginawa. Unfortunately, hindi nila iyon napanindigan at in the end ay pinatawad si Sajjad. Sa trial ay sinabi naman ni Sajjad na pinadalhan daw siya ni Ali ng pictures nila ni Mona para siya ay pahiyain. Dahil dito siya ay nagalit kaya niya nagawa ang honor killing. Hindi malinaw kung napatunayan o totoo ang sinabi na ito ni Sajjad, ngunit ang korte ay nabigyan lamang siya ng mas mababang sentensya. Ang korte ay sinentensyahan si Sajjad ng 8 years in prison.
Hindi nabigyan ng karampatang kaparusahan ang nangyari kay Mona at sa huli ay bigo pa din siya sa mga magulang niya.